Dahil sa walang tigil na pag-ulan, nabutas ang tulay na yan sa bayan ng Tilar sa Bohol. Hindi na ito madaraanan ng mahigit 600 residente. Susolusyonan na raw ito ng lokal na pamahalaan. Sa Iligan City naman, bumigay ang bahagi ng diversion road. Ayon sa Disaster Risk Reduction and Management Office, may ilang kalsada rin na hindi madaanan dahil sa baha. Dinumog ang tanggapan ng DSWD-NCR sa Maynila kaninang umaga ng mga mag-a-apply raw para sa Sustainable Livelihood Program ng Kagawaran. Hindi pa bukas ang opisina ng DSWD-NCR pero siksikan na ang mga tao sa labas ng gate. May mga senior citizen din at may dalang sanggol. Maya-maya pa nag-anunsyo ang mga kawani ng DSWD-NCR na magbibigay sila ng forms. Ikinagulat ng pamunuan ng DSWD ang nangyari. Wala naman daw kasing anunsyo ng bigaya ng cash assistance o malawak ang application ngayong araw. Humihingi sila ng paumanhin. Paglilinaw ng DSWD, ang ibinigay na forms ay hindi para sa sustainable livelihood o anumang programa ng ahensya. Kinuha na lang daw muna ang basic information ng mga pumunta sa DSWD-NCR kanina. Iniimbestigahan na ng Kagawaran ang insidente. Bumaba na ang presyo ng sibuyas sa ilang pamilihan. Sabi ng grupong Sinag o Samahang Industriya ng Agrikultura, bumababa na ang farm gate price ng sibuyas sa ilang lugar. Sa bagsakan ng gulay sa Balintawak Market, 320 pesos na lang ang kada kilo ng pulang sibuyas. Mula yan sa 550 pesos noong Disyembre. Kaya ang ilang wholesaler, masaya at hindi na raw muna magsustock ng marami. Nananatili namang mahal ang lasona o shallot mula 80 pesos per kilo noong nakaraang buwan, naging 140 pesos na ito ngayon. Bahagyaring bumaba ang presyo ng sibuyas sa Guadalupe Market sa Makati. Sa pag-iikot ng Department of Trade and Industry, kasama si Senator Mark Villar, 400 pesos na kada kilo nito. Samantala, pinag-aaralan ng DTI ang hirit ng ilang manufacturer para sa hanggang 10% na taas presyo. Kabilang dyan ang ilang brand ng sardinas, canned meat tulad ng meatloaf at corned beef, kape at detergent. Hindi pa masabi ng DTI kung kailan maglalabas ng panibagong suggested retail price guide pero nakikipag-ugnayan na raw sila sa mga manufacturer na panatilihing abot-kaya ang presyo ng mga bilihin. Sa gitna ng selebrasyon ng Sinulog Festival, may tila hindi pagkakaunawaan sina Cebu Governor Gwen Garcia at Cebu City Mayor Michael Rama sa venue ng Grand Ritual Showdown. Mula sa Cebu City, may live report si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bigda. Fe? Yes, Maki, nang dahil sa inilaang venue para sa street dancing at ritual showdown, ilan sa mga contingents ang nagdesisyon na hindi na sumali sa Sinulog Run Parade ngayong Linggo. Kasagsagana ng mga aktibidad para sa Sinulog Festival sa Cebu, kaninang madaling araw, tinatayang aabo sa 350,000 na deboto ang sumali sa taunang Walk with Mary Foot Procession mula Fuentes, Meña papuntang Basilica Minore del Santo Niño de Cebu. Pagkatapos ay sinagawa ang traslasyon o paglilipat ng mga imahe mula Basilica sa Cebu City papuntang Mandaue City. Pero ang ingay at init ng paghahanda para sa inaabangang Sinulog Grand Parade ngayong Linggo, sinabayan ng tila hindi pagkakaunawaan ni Cebu Governor Gwen Garcia at Cebu City Mayor Michael Rama. Alas 9 kagabi, inanunsyo ni Governor Garcia ang desisyon na i-pull out ang 8 contingents mula sa mga lungsod at bayan ng probinsya. Maging ang Mandaue City at Lapu-Lapu City hindi na raw lalakok sa Sinulog Grand Parade. Yan daw ay kung ipipilit ni Cebu City Mayor Michael Rama na idao sa South Road Properties o SRP sa Cebu City. Ang highlight ng event na Grand Ritual Showdown na sayawan ng iba-ibang contingents sa probinsya. Ayon kay Garcia, nakita na niya ang itsura ng venue at nabahala raw siya sa kondisyon nito lalo't maputik ang lugar. My heart went out especially to our children, ang atong kabataan na nag-perform in town. They did not deserve this. If, and that is perhaps the prerogative of the city of Cebu, they insist on holding the Sinulog showdown at the SRP
Then all of the 8 competing contingents, together with 1 guest contingent, where I will be dancing, will be pulling out of the Sinulog Showdown this Sunday. And that is final. Bukas naman ang lalawigan sa pagsali sa Sinulog kung ibabalik ang pagsasagawa nito sa Cebu City Sports Complex. Pero desidido raw si Mayor Michael Rama na sa SRP idadaos ang taunang festival. Anya, patuloy na inaayos ang lugar para magamit sa malaking selebrasyon. Ilang araw nang nag-uulan sa Cebu kaya naantala ang pag-aayos dito. Senyor Santo Niño will talk to her. Maki, natapos na kanidang alas 8 ng gabi ang last mass sa 9 na araw ng lubinaryo sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Ngunit hanggang ngayon, makikita pa rin sa labas ng Basilica Minore del Santo Niño dito sa May Magellan's Cross ang ilan sa mga deboto na nagsilitingan upang mag-alay ng panalangin. Samantalang ngayong alas 12 ng hating gabi, ililipat ng imahe ng Senyor Santo Niño at Our Lady of Guadalupe mula sa St. Joseph Parish ng Mandawi City patungo sa Our Lady of Rule sa Lapu-Lapu City. Sa pagkaalasays ng umaga naman bukas, gagawin ang fluvial procession at sa pagkalas 9 ng umaga, gagawin din ang first reenactment ng first baptism at isusunod kaagad ang solemn foot procession. Maki? Maraming salamat, Femarie Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ito ang sugatan sa karambola ng 5 sasakyan sa Pampanga. Nahulikam naman ang pang-hold up ng isang dating sundalo sa Cavite. May spot report si CJ Turida ng GMA Regional TV 1, North Central Luzon. Laking gulat ng isang empleyado ng sanglaan nang bigla siyang tutukan ng baril ng isang lalaki sa General Mariano Alvarez sa Cavite. Pagkabigay ng pera mula sa kaha, nagtago ang babae sa ilalim ng counter. Hindi rin pinatawad ng suspect ang naka-charge na cellphone bago umalis. Nalaman lang ng empleyado na wala na ang suspect nang may dumating na customer. Naaresto ang suspect sa follow-up operation. Nakilala siyang si Michael Komutuhan Padilla, dating miyembro ng Philippine Army. At ngayon nagtatrabaho raw bilang VIP security. Nababi ang pera ng sanglan at cellphone ng babaeng empleyado. Nakuha rin ang isang baril, ilang bala, granada, at ilang pakete ng hinihinalang shabu. Walang pahayag ang suspect na makaharap sa kaukulang reklamo. Malapitan namang pinagbabaril ang isang fish vendor sa Iloilo Terminal Market. Naisugod pa si Melvin Roque sa ospital pero binawian ng buhay kalaunan. Isa sa mga tinututukang anggulo ng pulisya sa imbestigasyon ang kaugnayan umano ng biktima sa droga. Dati na raw kasi siyang nahuli sa May Bus Operation. Sa Angeles City, Pampanga, sumalpok ang isang SUV sa isa pang SUV. Nadamay ang isang tricycle at 2 motorsiklo. Ayon sa pulisya, nakatulog ang driver ng bumanggang SUV. Mula sa GMA Regional TV 1, North Central Luzon, CJ Torida nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinapamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos ang digitalization ng National ID System. Ayon sa Presidential Communications Office, iniutos yan ng Pangulo sa isang pulong kasama ang Private Sector Advisory Council on Digital Infrastructure. Isa sa pinaplano ay ang paglulunsad ng isang proyekto na tatawaging Digital Phil ID App. Ang Philippine Identification System daw ang mamamahala niyan na target ilunsad ngayong first quarter. Ilan sa features niyan ang identity theft protection, credit card at loan application at digital wallet. Tuneto-tunelado ang tilapia ang nangamatay sa Lake Cebu sa South Cotabato. Ang sulyap sa iba pang balita, hatid ni Katrina Son. Nasa 10 milyong pisong halaga ng tilapia di napakinabangan dahil sa fish kill. Nitong Miyerkules, unang napansin ng mga naglulutangang patay na isda sa Lake Cebu, South Cotabato. Ayon sa mga otoridad, nakaapekto ang pabago-bagong panahon sa supply ng oxygen sa lawa. Dikit-dikit pa man din ang mga fish cage dito. Bago pa madamay, hinango na ang natitirang isda at paluging ibinenta sa halagang 30 to 50 pesos kada kilo.
153 million pesos na halaga ng smuggled na sibuyas na kumpiska ng Bureau of Customs. Idiniklara ang fishball ang laman ng dalawang container. Nasapat din ang sako-sakong smuggled na asukal na nagkakahalaga ng 19 million pesos. Wala pang pahayag ang mga consignee ng shipments na mahaharap sa patong-patong na reklamo. Presyo ng itlog sa Lawag City umakyat na sa 13 pesos kada piraso. Ayon sa mga nagtitinda, biglang nagmahal ang itlog nitong holiday season. Umabot pa raw ito sa 330 pesos kada tray. Kung nagtitipid, maaring mabili ang maliliit na klase sa halagang 10 piso. Sa pagdating ng panibagong supply ng itlog, inaasahang muling bumaba ang presyo nito. Katrina Sorn, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Aprobado na ng Department of Budget and Management o DBM ang paglalabas ng pondo para sa pensyon ng military retirees. Nasa mahigit 14 bilyong piso ang budget para sa regular pension. Sakop niya ng pensyon mula Enero hanggang Marso. Batay sa AFP payroll records as of December 31, 2022, mahigit 137,000 ang mga pensioner para sa unang quarter ng 2023. Dumami ang mga Pilipinong nagsabing mahirap sila batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations. Sa survey noong December 10 hanggang 14, 2022, mahigit sa kalahati ang sumagot na mahirap sila. 19% naman ang nagsabing hindi sila mahirap, habang 31% naman ang nagsabing nasa gitna sila. Lumabas din sa survey na bumaba ang mga nagsabing mahirap sila sa Metro Manila, Visayas at Mindanao. Pero sa Balance Luzon o mga lugar sa Luzon sa labas ng Metro Manila, dumami ang mga nagsasabing mahirap sila. Ayon sa SWS, konektado ang resulta ng survey sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at kawalan ng trabaho. Wala pang pahayag ang Malacañang sa resulta ng survey. 1,200 adult respondents sa buong bansa ang tinanong sa survey na may margin of error na plus or minus 2.5%. I am ready. GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Posibleng ulanin ang Southern Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao ngayong weekend. Yan ay dahil pa rin sa low pressure area na huling namataan, 90 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Ayon sa PAGASA, mababa pa rin ang tsansa nitong maging bagyo, pero lalapit at tutumbukin ang Visayas sa mga susunod na araw. Sa datos ng Metro Weather, halos buong Visayas at Mindanao pa rin ang uulanin bukas, lalo sa hapon. May malalakas na ulan sa Negros Provinces at Zamboanga Peninsula. Maulan din sa Linggo ng hapon, pero bahagyang mababawasan ang matitinding ulan. Wala namang tsansa ng ulan sa halos buong Luzon, maliban sa Bicol Region, Mimaropa at Calabarzon. Posible ang heavy to intense rains, kaya maging I am ready sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan ngayong weekend, maliban sa Linggo ng hapon. Abiso po sa mga commuter at motorista. Ilang kalsada ang isasara ng MMDA para bigyang daan ang road repairs ng DPWH. Magsisimula ang pagkukumpuni simula alas 11 ngayong gabi hanggang alas 5 ng umaga ng Lunes, January 16, sa Barangay Ilog malapit sa Rizal Medical Center at Barangay Ugong sa Valley Verde 5 sa Pasig City, sa C5 Road southbound sa Makati City, at pagitan ng Balingasa Creek hanggang Oliveros Footbridge sa Quezon City. Lahat po ay inaabisuhang dumaan sa mga alternatibong ruta para iwas abala. Maliban sa sinulog, dalawang festivals pa sa Visayas ang ipinagdiriwang ngayon para kay Señor Santo Niño. Sa Ati-Atiang Festival sa Kalibo, tuloy ang merrymaking kahit pa may panakanakang pag-ulan. Marami ang nakisadsad o nakisayaw kasama mga pumaparadang mga tribo. Ayon sa otoridad, nasa mahigit 2,000 pulis ang ipinakalat para sa seguridad. Na
Napuno naman ang Freedom Grandstand para sa opening salvo ng Dinagyang Festival sa Iloilo. Nagpakitang gilas sa pagtatanghal ang mga kasaling tribo sa Grand Ati-Ati Tribe Competition na highlight ng festival. Muling pagbabalik ng face-to-face celebration ng mga kapistahan matapos ang 2 taon. Overwhelmed ang K-pop group na ITZY sa mainit na pag-welcome sa kanila ng Pinoy fans. Samantala, umabot na sa mahigit 8 milyon ng views sa YouTube ng comeback single ni Taeyang ng Big Bang featuring Jimin ng BTS. May report si Katati Bayan. Trending ang unang collab song ni Taeyang ng Big Bang at Jimin ng BTS na Vibe. Sa music video na deliver ng dalawa ang magandang chemistry sa kanilang performance. Ang Vibe single na tungkol sa fluttering feelings of attraction. Ang comeback project ni Taeyang as a solo artist since 2017. Napuno ng hiyawan ng fanmeet ng K-pop group na ITZY sa isang mall sa Makati. Nasa bansa sila para sa first world tour na Checkmate. Alinas, hi! We are ITZY! Mabuhay, Mitzi! Sa sit-down interview with GMA Integrated News, ikinuwento ng girl group kung gaano ka-espesyal sa kanila ang Pinoy Mitzis. Isa raw sa mga hindi nila malilimutan, ang warm hospitality ng mga Pinoy nang una silang bumisita sa bansa noong 2019. Sinisikap nga raw nilang matutong mag-Tagalog para mas makakonect sa fans. Magandang hapon, Michi-Michi. Ako ay si Yuna. Namiss niyo ba kami? Hello, Philippine. Ako ay si Ryujin. Masaya. Ako makita kayo. Hi Michi, ako ay si Chaeryang. Mahal namin kayo. Mahal kita. At kung mabibigyan ng pagkakataon, gusto raw nilang magpunta ng Boracay at kumain ng halo-halo. Hi Filipino Michis, I know that you guys have been waiting a lot for us. Thank you so much for waiting for such a long time. We're finally here, so I hope to have a wonderful time at our concert. See you tomorrow. Bye! Katati Bayan, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa kabila ng minus 30 degrees Celsius na temperatura, aabot sa 200 ang naitalang sunog sa isang rehiyon sa Russia. Sa Canada naman, isa ang patay sa pagsabog sa dump site. Yan at iba pang balita abroad sa report ni Jonathan Andal. Oh my God! Kuha yan sa malayo, pero kitang-kita ang lagablab ng apoy at makapal na usok. Isa ang patay sa pagsabog sa isang dump site sa Canada. Inilikas sa mga nakatira sa mga katabi nitong bahay. Naapula ang apoy kalaunan, inaalam pa ang pinagmula nito. Nagmistulang House of Wax ang bahay na yan sa isang lungsod sa Russia. Matapos apulahin ng mga bumbero ang sunog na ikinasawi ng 4, nagkasunog sa kabila ng negative 30 degrees Celsius na temperatura. Nang bombahan ng tubig ang bahay, nagresulta ito sa icicles. Kahit malamig ang panahon, halos 200 na ang naitalang sunog sa isang rehiyon sa Russia. 17 na ang patay. Kadalasan daw na sanhi ang napabaya ang kalan at heating equipment. Masarap sanang humigop ng mainit na sabaw sa malamig na panahon. Pero kung nasa Russia, mag-isip-isip muna. Dahil sa sobrang lamig, hindi pa man nakakain ng noodles, tumigas na. Ayon sa weather forecast, posibleng bumaba pa hanggang negative 52 degrees Celsius ang temperatura doon. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga caregivers na naghahanap ng oportunidad abroad, nangangailangan ng Hong Kong ng 7,000 caregiver. Mag-uusap daw ang Pilipinas at Hong Kong kaugnay sa deployment. Magpapadala ng team sa Hong Kong ang Department of Migrant Workers o DMW para ayusin ang lalamanin ng bubuing kasunduan. Ayon kay Secretary Susan Ople, tatalakayin ang magiging sahod, benepisyo at ang lalamanin ng labor contract. Mainam daw kung marunong mag-Cantonese ang aplikante. Ang sahod posibleng umabot sa 12,000 hanggang 20,000 Hong Kong dollars o katumbas ng 85 hanggang 140,000 pesos kada buwan.
kung quick weekend getaway with a view ang hanap, hindi kayo bibiguin ng ilang restaurants sa Angono, Rizal. Silipin na mga yan sa report ni Katrina Son. Chill out place na perfect for unwinding on a Friday night? Isama na dyan ang mga restaurant with amazing views sa Angono, Rizal. First stop, ang cafe na ito sa East Ridge Avenue. Sa labas pa lang, bubungad na ang minimalist aesthetic nito. At pagpasok, ito naman ang tanawin mo. Yung ambience po namin, maganda. Tapos, kita nga po yung city lights, cityscapes, sunset. Talaga nga naman na mararamdaman mo na you're one with nature dito. Pero bukod sa magandang view, malamig na panahon at naglalakihang mga puno, aba, masarap din daw ang pagkain nila rito. Tara, sabahan nyo ako at tikman natin. Best seller ang sizzling pomodoro. Para sa pizza lovers, must try ang 4-4 Maggi Pizza at huwag niyong palalampasin ang kanilang kape. Matapang ma'am, kayang-kaya yung paglaban. Ipinagmamalaki rin nila ang homemade potato chips. Pati drinks tulad nitong cucumber blast na good for the heart daw. Pet-friendly rin ang lugar kaya pwedeng tumakbo at maglaro ang mga fur babies. Aside sa maganda yung view nila, dito parang medyo hindi siya on the pricey na side, tapos quality pa. Kung hindi pet friendly, malamang wala kami dito. Kung ikaw naman ay may katagpo at trip nyo mag-boodle fight with a view, pwedeng bisitahin ang Alfresco restaurant na ito. Malilimutan nyo po ang inyong problema. Sobrang ganda po dito at stress reliever po ito. Hindi rin kailangan ng malaking halaga para mabusog dahil sa kanilang afford the meals. Tulad nitong pang-boodle fight, good for 6 to 10, 1,600 pesos lang. Sakto naman yung isang boodle fight sa amin na ano kami, 10. 100% alfresco nga itong tagpuan at dito pwede kang mamili kung saan deck ka kakain. Kung talaga naman na gusto mo na ang breathtaking at scenic view, dito ka na raw sa pinakamataas na deck nila at ito nga ang view na bubungad sa'yo. Para po makita po namin yung magandang view. Ang ganda po kasi tapos masarap din po yung mga pagkain. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang Pinay fresh grad sa Dallas, Texas ang nagtatalon sa tuwa sa kanyang graduation celebration. Dahil yan sa surprise gift ng ama na may kinalaman sa idolo niyang si Taylor Swift. Kung ano yan, pusuan sa report ni Jamie Santos. Sa graduation celebration na ito, tila the whole place shimmer. Bilang Swiftie, ito ang the best thing that's ever been mine moment ni Maria Lira Baranda. Ang makatanggap ng ticket sa concert tour ni Taylor Swift, lalo't pahirapan nang makakuha. I joked about it with my papa a couple weeks ago, before that, and me and him just laughed at it because they were sold out and it was so hard to find them. So I didn't even think that they were going to do that at all. At dahil sa nakakatuwang reaksyon ni Maria, napansin mismo siya ng idolo. Nag-comment pa sa kanyang TikTok post. Had to hide in the bathroom for 10 minutes because I didn't know what to do. Like I didn't know how to, like I couldn't breathe. I was just so shocked and so excited that Taylor Swift noticed me. Isa rin pala itong birthday gift dahil birthday ni Maria kinabukasan. Sobrang excited na raw siyang makita ang idolo ng live sa March. She wrote songs about basically what I was going through at the time. I feel like I've grown up with her. Samantala, si Taylor Swift naman ngayon pa lang nanggulat na sa kanyang fans. Trending ang surprise guesting niya sa At Their Very Best concert ng bandang The 1975 sa London. Kinanta niya ang cover version ng banda ng The City at ang hit song niyang Anti-Hero. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang mga balitang dapat ninyong malaman, sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Sa ngalan ni Ato Maraulio, ako si Maki Pulido at ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.